Good morning guys, ito po ang Senatorial Gisahan 101, episode 12. Ito na yung final episode po namin, ma'am. Kasama ko po dito ngayon si Sulu Representative Princess Lady Ansahidula ng KDP Party. Kasama niyo po sila, ano, no? Sila Attorney Larry Gadon, di ba? Yes, Glenn Chong, RJ Avellana, Tuti Casino, Boots Valdez, Lenny Remy Rojas, kasama kami. We are Magnificent Seven. Ayun, okay. Alright. So again, mga friends, ito po si Princess si Congressman Princess Lady Ansahidula. Alright. So ma'am, explain nyo, bigyan nyo nga po kami ma'am ng ano, maikli na background kung paano po kayo na napasok sa politika, kung ano yung mga major achievements ninyo, ganun po. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace be on to all of you. Na laging sanay tayo na sa mabuting kalagayan, malayo sa kapahamakan. Nung umpisa na sa nung mag-mayor ako sa isang municipality na wala akong kamag-anak, ngunit ang akala ko sa pagtulong ko yon na hindi ko akalain na ako ihahalal nila bilang isang mayor, dahil alam ko wala akong kamag-anak, ngunit aking mga in-laws lang ang nandoon. Ngayon, ngunit nung napaka unforgettable na parang hindi ko makalimutan, ganun ako kamahal ng mga tao na yon, na sila ay tumayo at nagsabi, since last term na ng husband mo, gusto namin ang prinsesa na ang mamumuno dito sa amin, dahil ang pinakamagulong municipality noon out of 22 municipality in the province of Sulu. At ngunit, sa inyo yung pinakamagulo nun? Yes, before yung nangyari yun. And then, nung ako nang naging mayor, at ang ginawa ko, dahil last term na dati, station commander lang ang aking husband. Pagkatapos, napili na siya ihalal mag-mayor hanggang sa ako ay pagkatapos ng term niya, ako nang ginawang mayor. And after that, nung mag-mayor na ako, ang ginawa ko, lahat ng 16 barangay captain, pati ang councilor 8 and mayor and vice mayor, paluwagan kami na 10,000 each person. So, magiging 260,000 na, mayroon silang proposal kaagad. So ma'am, a question lang po. Ano po, what made you decide po ba to run for senator? I'm sorry, akala ko nung naging ano noon. Well, hindi kasi ma'am, nasa social media tayo. Ay, pag kumahaba okay. Yung kwento, inaantok yung tayo. Okay, kailangan, sige. Boom, boom, boom. Sige, sige. So, ba't po kayo ma'am decide ng senator? Actually, naging mayor na ako, naging vice governor na ako, naging congresswoman na ako, na ngayon naging senator na ako. Actually, nananahimik na ako, ayoko na. Ngunit, kapag may tumawag sa akin na nangangailangan ng tulong, hindi ako makadeny at sasabihin paano kung wala kang posisyon. Ngunit hindi ko na kaya. Ngayon, nakadecide ako dahil sa kagustuhan ng aking mga kaibigan na dapat sabi niya, sige, sige na, sige na, dahil kailangan ka namin sa Senado upang yung mga naranasan mo. Sige, sabi ko, bakit hindi natin gawin? Alam niyo na, kulang ako sa pondo. Pero, okay. Nakakataba ng damdamin at nakakabigay ng lakas ng loob. So, I decide now to run as a senator. Sige. At ngayon, nakikita ko ang dami ko ng supporter. Di pa, aking mga supporter, love na love ko kayo. Doon po yung camera. Mahal na mahal ko kayo. Nakatingin ako dyan. Mahal na mahal ako sa inyong lahat. At saka, huwag niyong kalimutan ha, na ang inyong prinsesa ng masa, na ako ay senadora ng mga mahihirap. Tandaan ninyo, kapag nandyan ako sa Senado, open kayo at hindi ko kayong iisnabin dahil hindi ako ganun. Alright. So, at ma'am, kumari po manalo kayo sa Senado, ano po ba yung mga core issues ng inyong, yung mga core topics ng inyong platform? Well, syempre, ang pinaka-priority ko sa lahat
alam ko na kung ano ang ating problema, pinaka main problem natin is livelihood. Dahil kung may livelihood tayo man, bawat pamilya mayroong kabuhayan, alam ko kaya nila na paaralin ang kanilang mga anak, na kaya nilang tustusan, at syempre magkakaroon tayo ng kapayapaan at kaunlaran. So ibig sabihin, lahat ay palaging kabuhayan ang kailangan natin, dahil nakikita ko yan nung akong nag-mayor, vice governor, nag-congress, kabuhayan syempre. So yun ang pinaka-main, and then kung may second man yon, yung katulad ng pagtatanim, agriculture, at iba pa, depende sa probinsya or sa lugar kung ano ang expertise nila at makakatulong sa kabuhayan nila, doon tayo upang yun ay mapaangat natin, at hindi yun kahit may kaalaman sila, kung wala silang itustos na pera, wala din mangyari. So, okay. Kailangan natin. So, kumari po, ma'am, let's focus, ma'am, on job generation. So, ano po ba ang inyong naiisip na legislative remedy para sa kakulangan ng trabaho? May bill po ba kayo na gusto kong ipasa, or specific na oversight function na tinitingnan? Paano po ba may plano po ninyo bilang senador? Pag nandiyan na ako sa Senado, syempre, titingnan ko muna yung mga nakabinbin na bill bago ko i-ano ang aking bill. Pero syempre, priority ko pa rin yung bill ko na yon. Na ang bill ko is gusto kong marami pang mga work upang marami pang employees, marami pang hanap buhay, at hindi yung kahit nakatapos na wala ding trabaho dahil sa kakulangan ng ating bansa, kulang instead. Kaya ang mga iba, mga OFW, pumupunta na sa abroad dahil sa kakulangan. So yun ang bibigyan ko ng pansin. At kung kailangan yung mga iba, bigyan natin ng pondo upang magkaroon sila ng ganap na puhunan. At lalo na sa mga OFW na kung pwede, hindi yun, doon na lang sila, malayo sila sa pamilya. Kaya isa din yon, ngunit hindi ko yan laging binabanggit dahil hindi ako sanay na puro salita. Ang prinsipyo ko ay wala akong salita, puro na akong gawa, kung alam ko yun ay para sa kabutihan ng aking mamamayan, ng aking nasasakupan. Alright, Congresswoman, tanong ko, punta po tayo sa section na tatanungin ko po kayo about certain issues po na malamang i-handle po ng Senado pag kung sakaling maupo kayo. Yeah. Ano po ba ang stance po ninyo on the issue of divorce? Kasi meron po lumalakad ninyo na divorce din. Nandun ako sa 50-50. Sa gitna ako. Ay, hindi, ma'am. Pipiliin kayo kung susuportaan nyo. Hindi eh. Pagbotohan na, mag-abstain lang kayo, ma'am? Mag-abstain lang ako. Bakit po, ma'am? Kasi, although, masakit din na magsama pa kayo na hindi na kayo magkasundo, no? Depende na yon sa tao. Depende na sa kanila. Kung sino ang masaya na mag-divorce, go ahead. Okay. Pero, ang tanong po kasi, ma'am, kung i-approve ninyo ang divorce bill. So, if your stance, diba, if your stance is to let the couple decide whether they're gonna divorce or not, and then you should give them that option, diba? Yes. So, will you vote for it or not? Okay, yes na lang. Okay. So, next question po, ma'am. On the issue naman po of medical marijuana, do you support it or not, and why? Ay, yes. Pero, dapat regulated din yun. Na case-to-case basis na galing din niya sa doctor. Kasi kapag marami kang... Kasi baka ang mga iba hindi na maalis ang shabu, doon naman mag-focus sa marijuana. Pero sa tingin ko, too much always kill. Pero kung sa tingin ko that is regulated, I am for big yes. Okay. So next question po, ma'am. Isa po sa mga pinakamahirap na issue ngayon sa legislature ay yung national budget. Di ba, sobrang nabinbin na. Matatapos na ang Marso, wala pa din eh, di ba? Ano po, kung kayo po ay nasa Senado ngayon, kung kayo senador na nakaupo ngayon, yes, yes. What would you say about that issue?
Kung well, senador kayo ngayon ah, hindi sa June 30. Well, bakit natin ibinbin pa? Kung talagang yun ay gagamitin para talaga sa proyekto, bakit natin ibinbin pa? Go ahead. Actually, nagsalita po si Pangulo. Sabi po ni Pangulo, hindi daw niya pipirmahan yung budget ngayon because yung po final na version na in-approve on the third reading at saka nung BICAM is ano, may mga insertion paano piniprint na yung budget. So may mga dinagdag pa sila after ng BICAM. So, de syempre kailangan magsalita dahil pasado na sa lower house yung ano eh, budget eh. Pinirmahan na ni Speaker Arroyo. Ayaw pirmahan ngayon ni Senator Soto. So, kung lalapitan kayo ng reporter, tatanungin kayo, Ma'am, ayaw pirmahan ni Senator Soto, ayaw pirmahan ni Pangulo. Ano po ba dapat natin gawin ngayon? Sa tingin ko, kailangan pag-aralan talagang maigi. Upang walang... Kasi sa tingin ko, ang higit nakakalam ang ating presidente. Bakit hindi niya yung papipirma ni? Alam naman natin na napakabait ng ating presidente. So sa tingin ko, there must be some reason na kung isa-sign yun baka gagamitin, alam mo na, well, kung ako ang Senado, doon ako sa alamin ko talaga kung ano ang reason bakit ayaw ni Presidente. Alright. On the issue, Ma'am, ang Dengvaxia, kunwari manalo po kayo, what can you do po to help the victims of the Dengvaxia vaccine? Well, alam ko marami ng Dengvaxia na mamatay, di ba? Mm-hmm. Na marami pang nagdi-deny, in which is katotohanan yun. Isa pa rin yun sa susugpuin natin at kailangan tutukan natin ang solusyon at upang hindi pa wala na iba pang mabibiktima ng Dengvaxia. Alright. So, Gov, isa ba pong question po dito is on the issue of sexual orientation, gender identity, and expression, yung anti-discrimination bill. Ano po ba ang stance niyo? Would you support it or would you just let it go? With the gender? Anti-gender discrimination, gender and sexual orientation-based discrimination bill. Para sa akin, okay lang. Total, ganun talaga ang nangyari sa kanya. That is his fate. No, kung gender man siya. Kung sa tingin natin na, naman na hindi ikakugulo ng ating bansa, go ahead, support, magsusuport ako. Okay. So, ito pa po, ma'am. Kung sakali po, ma'am, maging senador kayo, anong mga committee ang gusto ninyong hawakan at bakit? Kapagay nga naman, di syempre maraming committee yan, di ba? Pili ka lang ng dalawa. Ganun. Siyempre, doon ako sa peace and development. At doon din ako sa national defense. Okay. So, punta po muna tayo sa unang, sa peace and development. Ano ba yung background po ninyo when it, pagdating po sa peace and development? Alam mo, pag may... alam mo kung bakit sinasabi kong palagi. Dahil ang mga Abu Sayyaf, dahil din yan sa kahirapan. Sa banda nyo yun, yun, sa area na yun. Yeah, yeah. Katulad din yan dito sa mga user na mga na nagbebenta na ng shabu dahil sa kahirapan din. Dahil alam nila, wala na silang alam na gagawin. Katulad din yan ng Abu Sayyaf na kulang na nga sila sa hanap buhay, napabayaan natin sila. Kaya yan ang pinagkakitaan nila, kidnapping. Yeah. In which is, hindi naman din silang masaya dahil konti din ang dumarating sa kanila tapos nagbubuwis pa sila ng buhay nila. Eh wala silang magawa dahil wala nga silang hanap buhay na stable. Pero would you believe, nung ako ang nag-negotiate, it's really unbelievable na akalain mo, nag-sign ang 7th na commander. Ang hinihingi nila, ikaw ang pagkakatiwalaan namin dito, nag-sign silang lahat. Ang hinihingi lang nila, binigay man sa akin yung tatlong ICRC na hostage, si yung taga Davao, isang babae. International Red Cross. Red Cross, yeah. Ang isa taga Davao, yung si Jean Lacaba, at ang isa yung si Eugene Bagni, at saka si Notter, Andre Notter, taga Switzerland. Alam mo ang sinabi sa akin,
ikaw ay my word of honor at nakikita namin talagang napaka-sincere at napaka-tapang mo. Dahil sinubukan nila ako kung paano, kung gaano ako katatag. At hindi ako natatakot. Ngayon, nilagay doon, first, livelihood program. Pangalawa is housing. And pinaka-third is good education. Willing sila mag-surrender sa akin, ngunit kailangan makipag-usap ako bahal sa national. Bahal trabaho, edukasyon. Yes. Mm-hmm. At ibaba namin ang aming baril sa iyo. So, hindi ba nakakapanindig ba, Libby? So, now I know what is the reason and what is the solution. Hindi kailangan magpatayan, hindi kailangan i-operation, hindi kailangan, ngunit yung sinseridad mo at gawaan mo ng paraan na kung ano ang kailangan ng bawat na pamilya na alam nila kung ano nilang kayang gagawin nila. Siyempre, kailangan katulad ng TESDA. Ihatakin ko yan, ako mismo magdala. Dahil marami silang kaalaman. Aside na, let us say, na magtanim sila. Alam naman natin na magtanim, hindi ka agad yan bubunga. Matagal yun. Oh, so, how is in between? Ang gagawin natin, kailangan bigyan natin sila turuan natin sila na makagawa sila na mayroon silang in between na kaya nilang pagkain nila araw-araw, 3 times a day. Okay. So, yung pangalawa po sinabi ninyo naman, National Defense. Ano po balak ninyo kung sakaling maging member kayo ng Committee on Defense? Well, ang gagawin ko, syempre, na alam naman natin, di ba, na siyempre, a military, and I am the president of Citizen National Guard. Mm-hmm. And I'm proud of that. Dahil, pang third forces ito ng AFP. At saka, sana, nandyan pa rin si Secretary of National Defense. At nung nag-Congress ako talagang, ako yung nagsisispart ever since. So, alam ko kung paano natin, upang hindi lumaki ang gulo, siyempre, with the National Defense, I can defense them at national security, kanun. Hindi yun, gumawa ka na ng kabutihan, ikaw pang masama. After all, you risk my life, you risk your life, and after all, ikaw pang pagsabihan, ano yan, leader yan ng Abu Sayyaf. Aba, iba na yun. Ang napaka, ano na yun eh. Ngunit, hindi ako natitinag dahil malakas ang faith ko sa Allah na kapag gumawa ka ng kabutihan, nandyan ang Satanas. Okay. Alright. So, ma'am, kumari manalo ka sa June 30. So, syempre, you'll be there for 6 years, right? And you'll step down on June 30, 2025. Yes. When you step down on June 30, 2025, how would you like a senator sa Hidula to be remembered by the people? What should we, alam niyo parang, ano yung brand ng pagiging senador? Kasi diba, for example, si Miriam Defensor Santiago, alam natin, bloody smart, super intelligent, diba? For yes. Mamaya, si Blas Opler naman, super statesman. So, how about you? How would you like a senator sa Hidula to be remembered post-25? Well, ang gagawin ko pa rin yung paano natin ayusin ang buhay ng mamamayan yung katulad ng sinabi ko kanina na yung word of honor ko, yung nag-support sa akin lahat, yun ang aking maging galamay sa kanya-kanyang region na paano ko maiangat ang kanilang buhay dahil alam ko yun ang pinaka-importante sa lahat na pag meron ka ng education, meron ka ng health, kaya mo lahat. Yung katamtaman na buhay upang hindi na sila ma-encourage, ma-recruit ng mga lawless elements. Alright. So, sa palagay niyo, ma'am, yung kunwari po, di ba, I am very familiar with KDP because I know that you support the presidential agenda, di ba? Of course. Pero syempre, nothing is perfect, di ba? Exactly. Nothing is perfect. Na meron pa din mga points of improvement. Let's put it nicely. Yes. So sa palagi po ninyo, ano-ano po ba yung mga points of improvement ng Duterte administration? What can they improve on? That's a good suggestion. Actually, marami man na tumulong kay President
Ngunit parang something that there is a cordon sanitary hindi umaabot. Okay. So yun dapat alisin natin. Paliwanag niyo po, ma'am, ano po ba yung nangyayari doon sa cordon sanitary? Kasi minsan, eh kung meron kang gustong ipaabot, hindi pinapaabot eh. Na-filter? Yes. Tsaka, sasabihin ka, just wait. And then you, all while, you just wait for nothing. Pero, nandun pa rin yung simpati natin kay Presidente dahil sa pagmumura niya sa ganung paraan. Nasushock tayo lahat, napapaisip tayo. Yes, so, yun. Ma'am, noon po bang panahon na Davao Mayor pa siya? Or at least yung Davao Vice Mayor? Noong local government official pa siya, madali ba siyang lapitan lang noon? Walang cordon noon? Madali siyang lapitan kasi close na kasi nung mayor ako, ang pangarap ko magiging katulad niya and pangarap ko and then nag-success naman ako dahil yung pinakamagulong bayan ngayon sobrang ganda na at mayroon silang kabuhayan kanya-kanya kung anong nararapat sa kanyang barangay lahat yun. So sabi ko magkita kami ni President nung sinabi ko sa kanya. Sabi ko, ikaw yun ang aking idol na maging mamumuno sa isang municipality. And I was really successful. Kahit pinadalhan ako ng bomba, wala yun lahat. Na parang, kaya lang, hindi lang nakaakyat si Presidente doon makipag-usap sa Abu Sayyaf. Ako lang yun. Dahil buhay ko, tutukan ka ng... Delikado. Kaya lang, syempre, kanya-kanya tayong fate na ganun, nakatadhana na ikaw ay magpunta doon. Tapos, after all, you didn't even recognize at all. Pero okay lang yon dahil tumulong ako is taustong puso ang pagtulong ko dahil sa civilian at saka sa hostage. Okay. So, ma'am, ano po ba kung sakali pong maging senador kayo, mag-host kayo June 30, di ba? July 1 siguro yung first session day. Yes. So you will be filing bills. Ano yung pinakaunang Senate bill na ipa-file mo? Yung peace and order, syempre. What exactly, ma'am, what exactly would that law do? Katulad ng sinabi ko, na ano ang pinaka-the best solution for peace and development. At magkakaroon ng development, peace and development, kung ang mga tao, katulad ng sinabi ko, dagdag tayo ng pondo kung ano na ang nandyan na napabayaan, yun ang aking gagawin. Alright. So ma'am, dun po tayo ngayon sa huling habilin portion. Okay. Kunwari, ngayon lang ako nag-log in, ngayon lang kayo nakita sa Facebook. Yes. Hala, sino ba to? Parang ganun. Yun ang magiging reaction ng nanonood, di ba? So, introduce yourself, yung number sa balota, and a short 1 minute speech, elevator pitch, para kumbisihin yun na nakakalagin lang. Ngayon na. Go! Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, mga maastay mangod, inihi Princess Lady Anne Sahidullah, na kalagihan ko intawang tulong niyo kako. Aking mga mahal na mamamayan, wala po akong pinipili Muslim man o Christian, kailangan magkaisa na tayong lahat dahil isa din ang ating lahi, isa din ang ating bansa, isa din ang ating Panginoon. Ano pa ang pag-away-awayan natin? Ano pa ang gawin natin diskriminasyon upang tayo ay pag-away-awayin? Huwag tayong makinig sa mga satanas na yan dahil ang gusto nila, pag-awayin ang Muslim at Christian at ang Muslim to Muslim. Ako ang nagsasabi sa inyo bilang nanay at para makilala ninyo ngayon ako dito paupuin sa Senate hindi upang magarte. Tandaan ninyo, malaki ang aking gagawin upang makatulong sa inyong aking mga mamamayan masses lalo na doon sa mga mahihirap. Kaya tulungan ninyo ako kahit na ako